Yo guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimi Online po. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell guys para palagi kang updated. At syempre, join po kayo sa ating membership. Kumusta guys ang ating koleksyon? At ito, meron na naman tayo mga idadagdag sa aking koleksyon at meron din syempre maisi-share sa inyo. Guys, no? Ang ating pong coins, mga BSP series coins ito, you know, isang year 2001 at isang year 2011. Ayan, yung 2011 natin, kagabi lang, nilive natin yan at nadagdagan na naman ang isa. No? At ito, isa-isay natin yan at hindi lang basta years, no? May mga error po ito guys. Ayan ang kanandahan. Pinagpalit ko lang dahil uunahin natin itong isang year 2011. Itong year 2011 natin. Ito yung pangalawa kong na huli, no? Kagabi, meron tayong isa sa live. Nag-iisa lang yung 2011 na die 3. Meron ako ibang 2011 pero die 2 lang. Ito, nadagdagan na naman siya. Die 3 ito guys. So, papakita ko sa inyo. Yan ang die 3. So, malinaw, no? Die 3, yung script tsaka yung years wide at nakadikit sa inner circle at yung ipin, syempre malalaki ang ipin ng cogwheel niya. Ayan ang die 3, no? Large script, wide date at nakadikit sa my inner circle. Ayan ang die 3. At guys, kung mapapansin nyo, may error po ito eh. Common error lang naman, pero syempre dagdag sa points niya yan. Diba? Hard to find na itong die 3 ng 2005-2011 eh, diba? Ito isusog natin para makita nyo yung error dito sa may singit, no? Sa may kanto ng cogwheel na yan. Ayan, sinum na natin ang todo para makita nyo. Ayan, extra metal chip na nakasingit dyan. So, common lang naman yung error na yan eh. Dito, kaya lang ito kasi nga 2011 na ito, maganda pa ang kondisyon ito. At hard to find na siya, di ba? Napakababa na vintage. 0.2% nga ang frequency nito sa end at numista. Eh, no? So, dagdag points yan. Ganun po kasi yan. Ngayon, tinarama natin ito isa. Ay, wait lang guys. No? Papakita ko muna pala sa inyo. Baka mamaya sabihin nyo eh. Ito rin yung 2011 kagabi. Ito po yung nag-iisa ko na nilive kagabi. No? Yan o, 2011 na dietary siya. Kasi baka mamaya isipin ng iba na ano eh, iisa lang siya. Ito po yung nag-iisa ko. Ngayon, dalawa na sila. Yan. Ito yung nauna. No? So, okay lang naman siya. Wala naman siyang kakaiba, pero maganda rin ang kondisyon pa niyan. Nito, halos kapareho sila ng kondisyon. Yan, die 3, diba? May error nga lang itong ating isa. So, ayan, ano. Ngayon naman, tuloy natin. At kailangan nyo makita, syempre, no? Malaman, hindi. So, ito, no? Itong year 2001, guys. Yan. Year 2001, no? Matanda na itong coin na ito. Pero, bilib ako dito, guys. Kasi napaganda pa. Hindi naman siya uncirculated. Hindi naman siya brilliant uncirculated. Maganda pa eh. Masasabi natin na very fine condition. You know? Or extra fine. No? Hindi lang natin masabi yung exactong condition niya. Pero makikita niya naman na okay na okay pa sa year niya. No? 2001. Ilang taon na ba yan? Diba? At hindi lang masyadong umikot ito sa sirkulasyon. Kaya maganda pa. At yung kanya mga script, okay na okay. Pero may error po yan guys, nakikita nyo ba? Sa bandang panga. Nakita nyo no? At sa likod nito, maganda pang kondisyon at meron din siyang tama dyan eh. Ayan. Natural yung pingas niyan guys, hindi siya talagang na-damage. Error po yan. Okay, punta naman natin sa kanyang overs, yung error zoom natin yan. Yan. So ayan guys, ano sa tingin nyo? Damage or natural, di ba? Ganda na nga pagkaka ano nito eh. Para sa akin, yung ganyang butas na yan, hindi naman talaga siyang butas. Malalim siya eh. Ito pong error na ito, ito yung natural lang pagka-error nito guys. Hindi po itong sinadya or binutas, no? Kasi makikita naman natin yan eh. Mahalata mo naman yan, di ba? Yung inyong sarili nyong meron kayong instinct, no? Kung paano tumingin ng natural at hindi natural na damage sa barya. Kung baga parang kailangan din lang din natin ng ano eh, di ba? Ng common sense. Yung natural na instinct natin na
malaman yung natural sa hindi natural na mga damage ng barya, di ba? So ayan, itangkita naman natin at maganda ito guys, no? Bukod sa okay pa itong 2000 na ito, matanda na, no? At meron pa siyang error, so dagdag yan at dagdag din sa collection yan. At yun naman guys, bago tayo magtapos, pasadaan natin saglit sa dito sa Lumista. So, yung years na itong mga barya na ito, 1995 hanggang 2017, no? At nandyan ang KM number niyan. Kung maglilisting po kayo sa eBay, kunin nyo yan KM number, you know, yung reference na yan, 272 show number 120, no? At meron na rin na idagdag dito sa KM number, may Sean 120, pero ilagay nyo po yung lahat para sigurado, kasi yun yung updated dyan na reference number. Ngayon punta tayo sa year 2001 muna. Ayan guys, no? 2001 yung huling coin na pinakita natin, 19%, ibig sabihin madami yung frequency niya dito, no? Ubers 1 lang ang merong variation niya. At yun lang din kasi yung mga hawak ko niyan, eh. Wala akong ibang variation na nakita niya. Pero kung meron kayong 2000 na yan at may napansin kayo, pakicomment dito, no? Baka merong ibang variation niya. At sa 2011, verse 1, 4% yan yung medyo madami, no? At may value na rin dito. Ay, verse 2 pala, 2011, verse 2, 4%. No? Tapos 2011, die 3, yan. 0.2%, yan yung nakuha natin. Na dalawa na siya, di ba? Yung isa may error, 0.2%, eh, no? Ang baba guys. Pukunti ito, ibig sabihin kapag ganyan, no? Kaya dapat meron na rin kaya nito, kasi di maglalaon at hindi natin masabi magkakaroon po ng magandang value yan. At kahit wala pong value yan na dito sa ngayon, eh, pwede na rin natin i-post yan sa eBay at lagyan ng magandang presyo. Kasi yung ibang collector dyan, maaaring wala pa sila niyan at baka magustuhan nila, bibilihin nila yan sa inyo. Alright guys, sa mga bago dyan, bago tayo magtapos, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin na notification bell para updated kayo at mag-join po sa ating membership. Hanggang dito na lang. Next time guys, no, baka nyo yung content natin sa susunod. Maraming salamat po. God bless you all po. I'm out.